Basta nutrisyon sa bawat Pilipino, katawang malusog, isip at puso. Basta nutrisyon sa bawat Pilipino, bansang malusog, gabay sa pag-asenso. Magandang araw muli mga kaibigan. Sana'y masaya kayo ngayon at nananatiling malusog. Magandang araw po sa iyo, Dr. Lutrina. At sa inyong mga kaibigan ko, ako po uli, si Henyo. Si Henyo po ay isang batang matalino. At alam ko, ikaw ay pinainom ng isang masustansyang uri ng gatas. Tama po. Ito po ay ang gatas na nanggagaling sa aking ina. Para lubos nating maunawaan ito, panoorin natin ang ating mga kaibigang sina Inday at Lola Masyang. O kay saya na mabuhay sa daigdigat, lalo na't kung kasama ang mahal sa buhay. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lola Masyang, mukhang ang saya-saya ninyo ah. Ano po ba ang dahilan? Aba, eh siyempre, masaya ako at malapit ka ng mga anak. Makikita ko na rin ang aking apo sa tuhod. Ah, ganun po ba? Ito nga po at inihahanda ko na ang mga bote ng gatas na iinuman ni baby. Ano ka mo? Bote ng gatas? Aba, mukhang nakalimutan mo na na mayroong gatas dyan sa dibdib mo ha, Inday? Eh kailangan ko pa rin bumili ng gatas, siyempre. Hindi naman sapat kung yung gatas ko lang. Kawawa naman si baby. Kulang ang sustansya na makukuha niya. Eh sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Mali yan. Mas malusog ang bata kung sa suso ng nanay niya siya iinom ng gatas. Lalong-lalo na ang kolostrum. Ano po ang kolostrum? Aba eh, ito ang lumalabas na gatas sa dibdib ng ina sa unang tatlong araw matapos na manganak. Mayaman ito sa antibodies o panlaban sa sakit. Ito ang malapot na dilaw na gatas na magbibigay sa sanggol ng panlaban niya sa mga infeksyon at iba pang mga sakit. Ibig ninyong sabihin, hindi magiging sakitin ang baby kapag sumuso sa ina? Abay natural! Ito ang higit na masustansya at may tamang proporsyon ng sustansya na kailangan sa paglaki ng bata. Convenient pa para sa ina at sanggol dahil ito ay lagi nakahanda. Hindi ka na kailangan magtimpla pa. Sa bagay, ito ay matipid. Makakaiwas ako sa nagtataasang halaga ng mga gatas na ipinagbibili. At ang batang pinasuso ng ina ay mas napapalapit ang loob sa ina at lalo itong nakakaramdam ng pagmamahal. Lalaki siya na hindi insecure dahil alam niya na may nagmamahal sa kanya. Baka naman Lola, magkasakit ako kapag laging nagpapasuso. Ay, mali ka dyan, Inday! Maiiwasan pa nga ang pagkakaroon ng breast cancer ang mga babae na nagpapasuso. Ang galing-galing mo, Lola! Para kang doktor! Kaya nga, nagpapasalamat talaga ako at nandyan kayo. Malaking tulong na tinuturuan ninyo ako. Siyempre naman na po, ikaw ay mahal ko. Halika! Tulungan mo akong kumuha ng daon ng malunggay. Masarap ang tinola na may maraming malunggay. Kumain ka nito para dumami ang gatas mo. Sige po, Lola. Sasamahan ko kayo at kakain ako ng maraming malunggay. Halika, tara na. Tama nga po si Lola Masyang. Ang gatas ng ina ay napakasustansya. Nakakatulong din ang pagpapasuso upang manumbalik ang uterus sa normal na sukat matapos manganak. At kung ito ay gagawin ng tuloy-tuloy, sa loob ng 6 na buwan o higit pa, maiiwasan ang agarang pagbubuntis muli ng ina. Tama ka dyan, Henyo! Dr. Nutrina, pwede po bang gawing salitan ang commercial milk at ang gatas ng ina kay baby? Ang rekomendasyon namin ay exclusive breastfeeding sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin ng exclusive ay walang ibang ipaiinom sa baby sa loob ng 6 na buwan, maliban sa gamot na ginamitan ng dropper. Ang partial breastfeeding ay hindi po ideal. Ay, ganun po pala! Napakahalaga pala talaga ng breastfeeding! O mga kaibigan, sana po ay marami kayong natutunan ngayon. Paalam po sa inyo! Hanggang sa muli po nating pagkikita! Paalam!
Wastong nutrisyon sa bawat Pilipino. Katawang